tayo ng palamig. Yung gulaman, sago, tsaka mangga. Yan yung gagawin ko today. Ayan, magpapakulo tayo ng sago. Wait lang natin siya until yung sago po is magiging clear na siya para luto na. Para mawala na yung puti ng sago. Wait lang natin siya until maluto. Yan, yung ginawa ko pala dyan is nilagyan ko siya ng cold water para maganyan siya. Ito yung labas niya para hindi siya masyadong malambot. After that, magluluto tayo ng gelatin powder. Gawin natin yung gulaman. Yan, yung ginamit ko dito is parang dito lang din Chinese na gelatin. Kasi wala akong makitang ibang flavor or ibang gelatin. Tapos, yung ginamit ko is 500 ml lang na water and 200 grams na gelatin powder. Tapos, wait na lang natin after siya kumulo. Hindi yung kulong-kulo. Yung parang ano lang siya. A slight na boiled. Parang ganun lang. And then, just wait na lang po after kumulo. Then, set aside natin yung ginawa natin mixture na gelatin. Yan, malapit ng kumulo, guys. Huwag naman yung kulong-kulo talaga. Yan, yan. Siya pwede ng ganyan. Set aside na natin para lumamig. Hindi yung pag-ibig niyang lumamig. Yan, pwede na. Yan, set aside na natin. Patayin itong, natin yung apoy. Yan, set aside. Prepare tayo ng mangga. Slice lang natin siya. Ginamit ko dyan pang ano, yung baso. Kasi nakita ko siya sa ibang mga YouTuber. Ganyan pala pang hiwa ng magtanggal ng balat sa mangga. Para mas easy siya. Pero palpak ako. This is my first time na gumawa po ng ganito. Palamig. Pero ano lang po to, swak sa budget. Ginamit ko dito is ano lang, yung mga milk. Slice natin siya ng cubes. Ayan, kung cubes ba yun siya, basta slice ko lang siya ng mga maliliit. Medyo maingay yung kasamahan ko. Medyo naman ano siya yung gulay. Slice lang. Nabugas po ako ng kamay, guys, ha? Yan, after nito, prepare natin yung milk, evaporated milk. Halo ko lang siya. Tapos yung fresh milk. And organic milk yung ginamit ko kasi yan yung available dito sa bahay namin. Then, hindi ako gumamit ng condensed, guys. Ang ginamit ko dito is ano lang, sugar white. Nakadepende na din sa inyo kung gusto nyo ng condensed milk. Pero wala kasing condensed milk dito, kaya sugar na lang para tipid. Then, depende na din sa inyo kung ano yung katamtamang tamis. Ayan, sa amin katamtamang tamis lang. Ayan, tapos nito nilagay ko na po yung sago. Yung naluto ko kanina na sago. Medyo nag-stick siya. Pero maya-maya, maano din siya.
maging okay din. Ayan, tcharan! Yan na po yung gulaman natin, yung gelatin. I-slice po natin siya ng cubes pa din para pantay-pantay din yung mangga, cubes din, tsaka gulaman para maganda siya tingnan. And diba, super clear yung gelatin natin. Kasi wala kaming ibang kulay. Yan lang po, yung clear na gelatin. Pero okay na yan siya. Yan, mix natin siya dun sa milk na ginawa natin. And after this one, lagay natin yung mangga. Patapos na po ito. Ganyan lang po, ganyan lang ka-easy. Ginawa ko palamig. Kahit malamig na dito, kahit winter na, wala lang, naisip ko lang siyang gawin. Kasi marami akong nakikita sa YouTube na ganito. Pero ano, meron sila mga nilalagay ng mga cream, pero ako wala kasi walang available dito. Kung ano lang yung available sa bahay. Yan. Nikman ko siya, medyo kulang yung tamis kaya nilagyan ko siya ng konting sugar again. Ayan, ready na po tayo. Ayan, pagkatapos ko nitong ginawa, kinain na namin. Kasi ayaw na ng mga bata na mag-antay. Gusto na nila na i-try. Kaya, yan na po. Kainan tayo. Masarap din siya. You can try it. Tapos yung sa budget lang. Para sa ano na, malamig na panahon at mainit na panahon. Pwede siya. Pwede na yung mangga at sago. Ano ba tawag nito? Sago at gulaman. Diba? Swak sa budget. Ayan. Thank you very much po sa mga nag-stay sa aking premiere. Bye-bye guys!